Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa ating channel. Narito ng ating pagkatutukan ngayong gabi sa Batang Quiapo. Naibigay na nga dito at naipadala ni Tisay ang address kung saan ayun ang pupuntahan nila ni Tanggol. At dito naman na sinabi ng ama ni Tisay dito kina Michael at Derry na kinakailangan nga daw na mauna sila sa bahay ni Tanggol bago darating itong sina Tisay upang malaman daw nila kung safety ba daw itong pupuntahan ni Tisay. At dito naman na dalawang sasakyan ang ipinahanda ni Michael at ang mga tauhan nito dapat mga kargado daw sila ng mga armas dahil hindi pa nila sukat akalain na baka mapalaban daw sila sa pagdating daw nila doon sa pinuntahan naman ngayon ni Tisay. At dito naman nagulat si Tisay, mabilis daw magmamaniho itong si Tanggol. At dito naman nagtanong-tanong si Tisay kung sino-sino daw mga kasama dito ni Tanggol sa kanyang bahay dahil sa natakot man daw siya. At dito sinabi ni Tanggol na siya lamang daw mag-isa doon at huwag daw itong matakot dahil hindi nga daw hahayaan ni Tanggol na mapahamak ang kanyang future girlfriend. At tila kinikilig naman itong si Tisay at napapaniwala sa mga sinasabi dito ni Tanggol. Subalit yun pala ay baka daw may mga makukuha daw silang sasakyan kaya sumama na rin itong si Tisay. At dito rin napag-usapan nila ni Michael at Derek at ng ama ni Tisay na baka dito sila makakajakpat kapag may mga makikita silang mamahalin na mga sasakyan na naroon. At dito sa hindi inaasahan ay nakarating na nga itong sinatanggol at Tisay at namanghato si Tisay sa kanyang mga nakita ng mga sasakyan ng mga mamahalin at hindi nga ito makapaniwala. At dito sinabi ni Tanggol na mapasakan niya daw ang mga sasakyan ng iyon basta't pumapayag lamang ito na magiging girlfriend itong si Tisay dito ni Tanggol kasama dito sa kanilang plano upang mabitag ang mga grupo ni Tisay ng mga karnaber. Dahil sa pagkakataong ito, dito na nga niya mabibitag ang mga ito. At wala silang kaalam-alam na may mga patibong na ngang nakahanda dito kina Tisay at sa kanilang grupo. Samantala, buo na nga ang desisyon ni Santino na sumama sa grupo dito ni Locio. At sakto naman dahil may operasyon daw na gagawin itong grupo ni Mr. Wu at dito ni Roy. At dito na hindi hinahayaan na sumama itong si Locio, yan naman ang saad dito ni Roy at ni Mr. Wu dahil sa Red Phoenix lamang napabilang itong si Locio at hindi na dito sa Red Chaser dahil pagmamayari nga daw ito dito ni Mr. Wu. At tila nanliliit naman itong si Locio at masyado daw mayabang itong si Mr. Wu kaya nararapat lamang na sundan daw nila ito at makikihati din si Locio sa mga negosyo ng mga Red Phoenix at ni Mr. Wu dahil kung hindi dahil sa kanila itiyak na mga tsugi na nga daw itong Red Phoenix pati na itong si Roy. At sinangayuna naman ni Locio ang sinabi ni Kidlat na tama daw na dapat kasali sila sa mga negosyo dito ni Mr. Wu. At hindi nila sukat akalain na bigla namang may lumusob sa kanila ng mga armado at biglang pinapaulanan sila ng mga bala. At dito masusukat ang kakayahan ni Santino kung talagang hindi na ba ito takot na humawak ng baril. At nang magkaputukan na dito naman na tila kinabahan itong sina Locio at mga grupo nito dahil sa marami-rami din ang mga tauhan na kasama dito ni David at ni Olga. At nagulat nga itong si Mr. Wu kung sino daw lumusob sa kanya. At dito naman na sumigaw itong si Olga na tatapusin na nga daw nila itong si Mr. Wu at yun naman din ang saan dito ni David na hanapin daw si Mr. Wu at huwag daw hayaang makatakas. Kaya magtatagumpay nga ba itong unang misyon ni Santino na labanan ang takot at dito na hindi sukat niya kalain ni Santino na makikita at makakaharap naman niya itong si David. Kaya yan natin pakatutukan, maya-maya lamang dito sa Batang Quiapo. Yan lang po aking panibagong latest update today at maraming po salamat sa inyong panonood.